eco buds, eco plastic emission through segregation. Ang nakuha naming coverage for ASDPG projects ng Enmag Pagbigay Group is plastic-based waste recycling. So, ang una namin naisip doon, usually, ang plastic, parang ginagawa mo siyang ibang bagay, nire-reuse mo to move another item. So, nahirapan kami mag-plano, ang dami namin naisip ng mga pangalan. So, ang naging final outcome namin is, makakolekta kami ng plastic, then, inusold namin siya sa junk shop. Then, yung money na makukuha doon is gagamitin for ASDP purposes din. Pwede ibibigay sa ibang groups or bibili ng something para sa mga past recipients namin or sa mga nangangailangan ng mga bata. Mga na-experience namin. First time kong mamulot ng basura sa loob ng basurahan. Yung boteng akala natin basura na, hindi natin alam meron itong katumbas na halaga. Parang naranasan ko rin yung hirap at pagod na naranasan ng mga mambabasura at mga ngalakal. Ang aming hirap sa pagkuha ng basura ay may katumbas na halaga. Hindi pala ganun kadali ang trabaho ng isang mambobote. Grabe! Langhap na langhap ko yung pagkabulok ng lahat. Naranasan ko rin maging mambubote. May future na ako. Akala ko talaga nung una, madali lang magbuhat ng mga bote. Last October 6, nagkanda kami ng talk entitled Dunti, a senior high school talk on solid waste management. It was organized by Team Yiti, headed by Mariela Pistar, and Team Elma Pagbigay, headed by Gabrielle Siasa. The talk was different from any other talk since gusto ni Sir Van, yung speaker, na mas maging interactive. Kaya ni-request niya na sa isang plastic bag, may mga halo-halong trash na may papers and plastics. Ginawa namin sa ilalim ng 10 chairs, naglagay kami ng sticker kung sino makakakuha, sila yung kasali sa activity. So, yung pinagawa ni Sir Van is pinaklasify niya yung non-biodegradable, biodegradable, recyclable, and special. Habang nagka-classify, medyo nagkaroon ng technical difficulties kaya nag-interview muna, asking them the difference on non-biodegradable and biodegradable. And surprisingly, alam nila kaya nakakatuwa. After ng talk, I realized na yung mga simpleng bagay na pakalat-kalat, pwedeng masira si Mother Earth. Hi guys, ito na yung mga nag-isipan natin. Siguro ano siya, inabot siya ng 66 point something kilos. So, ang dami niya. But I see the things that you call contain. I want